napakaganda. Kumuha kaya ako ng bago? Ano kayang pwedeng masulat? Hindi na pwede yun. Ito na lang kaya, Hindi rin. Ganito. At ganito. Mukhang bagay naman. Ganito? Parang hindi pa rin eh. Hindi maaari to. Ay, tsaka na nga muna. Kailangan ko na nga pala magbihis at pasok pa. Kailangan ko lang siguro magmasid muna. Ang buhay ng isang musikero. Mga tagapagbigay kahulugan sa samut-saring tunog sa ating kapaligiran. Napakagandang pakinggan, subalit hindi ganun kadali. Kami ay nabubuhay sa aming musika at sa aming musika lamang. Ang aming musika ay nabubuhay naman sa aming mga nakikita, nararamdaman at nararanasan. Mga karanasan sa araw-araw ayon sa landas na inilaan ng Panginoon. Marami na rin akong nasulat sa aking buhay. Subalit itong lahat ay para sa sarili ko lamang. Madalas na sinusulat na kanta ay tungkol sa mga problema. Ma, alis na ako! Pag-ibig, pagkakaibigan, kapighatian, sakit, ganid, at mga malaswang aktibidad. Pero madalas, nakakaligtaan ang mga bagay na tunay na mayroong kinalaman sa ating lipunan. Hindi sa pamumuhay ng kanya-kanya, kundi sa kabutihan ng pangkalahatan. Ano na nga ba ang nangyayari sa damdaming nasyonalismo nating mga Pilipino? Subalit, kaya nating mamuhay, matuwa sa maliliit na bagay. May pag-asa. Marami na tayong napagdaanan. Subalit, kailan ba tayo tunay na mamumulat sa mga nangyayari? Ang aking mga mata, ang aking musika, mulat na ba ito sa katotohanan? Mulat na ba ito sa hinagpis na dinadanas ng mundo ngayon? Sigurado. Sigurado akong mulat ito sa aking puso, sa aking karanasan. Subalit hindi ito para sa aking bayan. Marahil, yun ang kulang. Yun na lamang ang kulang sa aking musika, ang aking bayan. Kung ang musika ay tungkol sa mga hinaing ng mga tao, marahil yun nga ang magandang isulat. Isang awitin na makakapagising ng damdaming makabayan ng mga tao at hikayatin silang kumilos. Ano ba ang problema natin? Korupsyon? Mga patayan? Kalungkutan? Mukha nga iyon nga ang problema ng ating bansa. Iisa lamang ang dahilan kung bakit nahahati ang ating bansa. Ang kahirapan. Anong nangyayari? Naghihirap ang mga Pilipino. Minamasdan ko ang kanilang mga mukha at nakikita ko sa kanilang mga mata ang isang dilubyo na tila sumisira sa mga pamilya. Sa kinabukasan ng kabataan,
at sa pananaw ng bawat pamamayan. Maraming batang lansangan, walang matirhan, nabubuhay lamang sa papiso-pisong limos, sa basurang kanilang pinagtsatsagaan, at sa pag-asa na dala ng bukas. Darating nga ba ang oras na yun? Kailan nga ba tayo makakaahong? Kailan makakatikim ang mga batang yun ng tunay na ligaya ng kabataan? Kailan giginhawa ang mga tao para hindi na sila umaasa sa krimen para makapagpakain ng kanilang mga anak? Bilang sa mga minasaker sa Maguindanao, ang dalawang abogada na kilala sa pagtataguyod sa karamanang pantao at nakikipaglaban sa katiwalian. Hamon ang pamilya ng dalawa, sila naman ang bigyan ng hustisya. Exclusive ng Papatrol, Chat and Sagay. Pilit nagpapakatatag si Nanay Ninita sa karumaldumal na sinapit ng kanyang mag-ama na kabilang sa mga minasaker sa Maguindanao. Sinamahan ng kanyang asawang si Catalino ang anak na abogadang si Cynthia sa paghahain sana ng kandidatura ng pamilya Mangdudadato. Kailan ba magpapakita ng awa sa mga tao na tinalikdan ng lipunan? Ay, hanggang ngayon wala pa rin ako maisip. Kailangan nga ba talaga na tungkol sa problema, sa pag-ibig, o sa kahirapan ng mga kanta? Hindi naman siguro. Nais kong baguhin yan. Marahil, ang Diyos na ang bahala sa ating lahat. Iaalay ko na lamang ang lahat sa Kanya. Marahil, kailangan lang kumapit ng mga tao sa Diyos at magkaisa para sa kaunlaran. Ang buhay ng musikero ay hindi lang dapat para sa kanyang sarili, kundi dapat ay para sa kanyang bayan. Yan ang aking paniniwala. At naniniwala akong sa akin magsisimula ang pagbabago. Hindi ko pa siguro alam kung ano ang aking isusulat, subalit naniniwala ako na may pag-asa.